Yeah, I know. Medyo harsh yung title, pero kayo naman may gawa nun, di ba? Basta gapo! Bato! Oo, alam ko! Alam ko! Na maihina kami mga taga Central Luzon! Tanga! Sini ko lang yun! Palipasa, pare-parehas kayong bano! Tawa ng tawa yung amo mo, Siniko! Tingnan na mabubura ang salitang basta gapo, bano! Ouchie, motherfucker! Time, basta gapo! Bano! Lahat ng MC sa gapo, puro bobo! Lalo ka na, Nico! Kasi ikaw ang pangulo! Tapos sa gapo, naangkan na mga bano, hindi mo matanto na masigat pa sa isitukil! Kaya kami tinawag na basta gapo, bano! Kasi si Nico natuto mag-rap! Nakalambuda! Wow! Ang banong rapper! Mati ni Idol! Yan si Nico! Baliw-baliwang nila lang! Mas maniniwala pa kami siguro kung nagbanu-banuang ka na lang! Ako nga pala si Cyberflex at ngayon ating tatalakayin ang isa sa mga gumulat sa daigdig ng Flip Top Battle League. Welcome to Awakening! At ang one of the greatest reinvention ng pagkatao from Nico. Basta ka po, bano! To Akata. That means good morning! Noong siya pa ay bano. Galit sa gobyerno, galit sa mundo. Feels like impyerno ang isip ko. Siya si Nathaniel Nicole Nachor. Siya ay ipinanganak sa lungsod ng Olongapo City sa buwan ng January 17. Si Nico, o kilala ngayon sa tawag na Akata, ay lumaki nang walang amang gumagabay. Ngunit buti na lang daw ay meron siyang ina na nag-aruga sa kanya at nagkalinga sa kabila ng kanyang pangungulila sa kanyang sariling ama. Into the hip-hop world. Ika nga ni Nico na noong elementarya pa nga lang daw ay sound trip niya na si Eminem at Linkin Park. Minsan pa nga daw ay nirarap niya ang verse ng mga hindi kilalang rap song at pine-perform ito sa harap ng klase para magmukhang siya ang may gawa nito. 16 years old ay dito na nga daw niya nasimulang makahiligan ang pagsusulat ng sariling obra. Co-influences, kabilang nga daw dito ang bawal na gamot at iba pang mga artist na may malakas din ang tama. Parang you ain't my vibe kung hindi ka high. Enter the Flip Top. 2010, sa unang pag-apak pa lamang sa liga, ay sumayad na agad si Nico nang makatikim siya ng unang pagkatalo sa isa ring kalas tornilyo na si Sayad. Partida, freestyle pa lang ang ginawa ni Sayad dito. Nung laban niyo ni J Prime, halos batuhin ka ng bote na mga nanonood kasi masyado kang kamote. Kalaban kita, you can run but you can't hide. You can't beat this man from the west side. Oo, nainggit ako dyan sa tansong bling-bling mo na kinulayan ng silver. Kunwari gangster pero Avon dealer. 2011 ay binigwasan naman siya ng isang boxing ngerong merong kakaibang flow na si Damsa. Ngayon Nico labang kay Damsa, parang pinagsabong ang isang magiting na tandang sa isang mangmang na gansa. Sige, kung talagang bad trip ka na sa akin, dun tayo magsapahan. Ako pang hinamang mo sa suntukan. Boxing lang pinractice mo, di ka tatama sa aikido ko. Pogi ka na, pangit na ako, marami kang chicks pero puro ka mukha mo. Basta ka po, bano. Sumalang naman sa 2x2 si Nico kung saan kakampi niya si Tomahawk kontra sa dalawang sundalo ng kampo teroritmo na sina Apok at Dikta. Nung nag-field trip kami nung high school, pumunta kami sa Banahaw, Corregidor at iba pa. Nung nag-field trip tong mga gagong to, ang pinuntahan nila ay Mall of Asia. Sinasabi niyo na kayo ang maghahari dito? Ang kapal ng mukha mo ay hindi! Ang kapal ng kilay mo! Hindi ka papasok sa geranto kung wala si batas sa likod mo! At sabi mo, taga-Westside ka? Alam mo yung compass, bumili ka ng lungas! Kasi pag tumingin ka sa mapa, north and south lang ang meron ng Pinas! At kung pagpipilitan mong gangsta ka, sasampanin kita ng titi ko! Sabay fingering ko yung shota mo gamit gang sign mo! Dahil nga siguro sa sunod-sunod itong mga talo, pati na rin ang kanyang mga kagrupo, ay dito na nga nagsimula ang bansag o sumpa sa kanila na basta gapo, bano! Tinawag na mundo ng bano ang gapo! Mga putang ina nyo, harapin nyo ko! Sabihin nyo sa harap ko, magkaalaman tayo! At ang masama pa dito ay niratrat pa sila ng kampo teroritmo. Kaya umuwi na kayo sa gapo! At
Huwag na kayo magpapakita! Tapos na ang karir nyo! Hindi pa talaga nagsisimula! Kalinaw naman kasi! Kung sino sa atin ang mas malakas! Nalagay namin kayo sa kabahang sa may papadala sa Gapo! Balik Bayan Box! At tuluyang hinimlay ang kanilang tandem sa score na 5-0. Tila grabe nga talaga ang pangbubusabos na ginawa ng kampo sa lungsod ng Olongapo sa pamamagitan ng iba't ibang pang-aasar na dahilan ng paulit-ulit na anggel na tila sumpa hanggang sa mga sumunod niyang laban. Kung ikukumpara ko nga ito, ito ay walang pinakaiba sa pang-aasar kay Abra Nabading na dinala rin ni Abra na parang sumpa sa mahabang panahon. Sa totoo lang hanggang ngayon nga eh. Fast forward, nanalo naman sila ni Lyrical sa kanilang 2v2 kontra naman kina Jappy at Scientifico. Nung nagrasyon sa Gapo ng Kabubuhan, mga nakapila kayo! Kayo humanda, sapagkat ako'y malamatang lawin magmasid. Sa aking gagawing unang hirit, kayo maging investigador at saksi sa 24 oras ko na panlalait. Cause I wonder kung bakit kakapatrol nyo sa TV hanggang ngayon wala pa rin kayo makuha kahit rated K na umintindi ng ganong kasimpleng wordplay. At wala na kong pake kung sa Gapo ikaw ang nagahari, sa laban na ikaw ang aking pagmamayari. Ang patuan, daglagan mo ba ng abusayap, numero unong kalaban ng gobyerno? Hindi! Numero unong kasangkapan ng gobyerno! Tipong magbubulo ko no, para kunwari may trabaho ang ating mga sundalo. Tipong mamuhostage no, walang kinalaman kung sino-sino. Para kunwari may asikasuhin ng pangulong. Tama na sa peke ng pangbubulo, maniniwalag ba si sintak talaga ng kapobo? Pahing musliko, dahil alam ko ang dahilan kung bakit naging bayaran para lang na magtakpan. Kung anong ginagawa pang babalasupan sa fondo ni Juan ng bawat politiko. At nanalo rin ng 1v1 kontra kay Shea. Remind me of someone na tagaga po. Yung Nico. Well, bano pa rin naman si Shea dito? Alam mo kung ano tawag sa'yo? Wannabe. Isa kang lalaki na nagpapanggap, Papa P. Dahil kahit ikaw pang maging pinakamagaling na abogado at ako na rin ang maging pinakamasamang akusado, saan man tayo makarating na hukuman, kahit sinong hurado, walang pinapasok sa kulungan na tunay na si Raulo. Ako'y literal na psycho, kaya wag ka na kumapilagago. Ako ang kaso na di mo kayang ipanalo. Time. Natalo sa 2x2 versus ng mas baliw at hindi na magagamot na Prime Schizophrenia. Wala ka na nga makain, Westside ka pa rin! Madali lang manalo sa inyo, parang Cara Cruz, anak ng Wete! Enigma, totoo, mga kabatil namin sa flip ng mga idol ko, tapos makaka-eyeball ko, pwes ngayong harap mo na ako magtitiga kayo ng rifle ko! Nang mapa- Nanalo kontra kay Daddy Jody? Kilala niyo ba yun? Yun yung kalaban ni Zaito noon. Tutustahin kita sa nagbabaga akong galit! Inihaw. Kaya Daddy Jody, sa ligang to, your rank down. Kaya Enigma, let your hands down. Time! At panalo uli kontra kay Blackleaf. Hindi ko na kailangan mag-research para labanan ka. Madami ka kasing clone dito sa Davao, mga what's up, gangsta! Sapagkat sa pagiging tapat ko, malamang mag-iinit ka. Bawat suntok ng mga linya parang binayagang ka ni Manny, mamimilipit ka. July 6, 2012, nangyari nga rin ang makasaysayang first ever 5v5 battle rap sa buong mundo sa pagitan ng Calabarzon versus Central Luzon na pinamumunuan ni Nico. That time kasi, siya ang presidente talaga ng Central Luzon. Presidente ng Central Luzon Division, magingay para Nico! Buti pa ang madungis na pinagtatawanan. Pagkakalam ko sa presidente, may bayag at prinsipyo. Saksakan ng talino sa tatlong binanggit ko, wala sa iyo, Nico. Guess what? Kabilang dito ang mga bigating MC na si Tipsy D, Sinyo, at Japorms. Pero sa kasamaang palad, sila ay umuwing luhaan matapos silang barangin ni Zaito. Yung asawa ni Zaito, kasabay naming umuwi, bumiyahe ng pauwi galing Ilocos Norte. Tol, ano yung katawan? Baboy! Wow! Ulam! Eh yung pagmumuka! Ayun! Mangkukulam!
Nico! Akala mo ko sinong magaling, akala mo ko sinong matibay. Mula noon hanggang ngayon, pakainim pa rin ang nanay. 2013 ay nakaharap naman ni Nico ang isa sa pinakamalakas na anak din ng Gapo. Walang iba, kundi si Tukel. Injects mo kasi yung utak, may ubo. Oh my God. Sa isang gabing puno ng sumbatan. At sino nagbuo ng division na to? Sumagot ka! Sumagot ka, ikaw! Ang kapal lang mukha! Ako nagtawag kay Mox One. Ako nagpalapit kay Tipsy D. Ako nang bunyag ng division na to. Pero ikaw ang umani! At pagkatapos nun, I'll give you a ride. Isasakay ko kayo sa walang seatbelt na roller coaster. At pag nandun na kayo sa tuktok, ako'y nakaabang mala sniper! After ng kanyang panunupil kay Tukel, ay nakabangga niya naman ang bigatin ng mga bulag na manunugma na si Crazy Mix. Lamon pa rin sa akin yung baboy na yan sapagkat di naman ako Muslim at hindi rin ako iglesia ni Kristo. Kaya kahit tipong duguan na yan, siya'y kain pa rin. Triple time! Hari ka na kaya bang ang marami gilid sa'yo? Kung papanuhan ang usapan, walang ihigit sa'yo. Ako ang tunay na baliw at malabo mag-iigaw sa kabubuhang mataglay, walang bumibilib sa'yo. Isa kang kaputaputahan nila lang satanista. Sa bila ng impyerno, una ka na nakalista. Ako'y kinakumakain ng mga nagbabangga pero akin sinusuka ang mga tulad mo panis na. Wala akong pakikong paborito ka ni Enigma, bumurahin pa rin kita, tang ina ka. Huwag mo na balakin bumanat ng mabilis sa'yo, hindi mo kakayanin kasi nga, tanga ka, nga nga! Ila napisa nga si Nico sa bigat at bilis ng tugmang pinakawalan ni Crazy Mix. Dahilan upang umuwi itong bigo sa kanilang laban. But wait, there's more. Dahil pinauwi na naman siya sa kanyang susunod na laban kontra sa berdugo ng pulang planeta na si Aklas. Uwe! Alma Letra, mga bulo kayo! Central Luzon, mga poblaksyon! Buraya sa mapa yan! Ano raw? Ano raw? Ulul, mukha kang ipugaw! Oo, Elin ako! Sinasawad na namin itong bansa nyo, itong mundo nyo. Yung ulong ka po, yan ang gagawin namin kantutan ng mga alien. Abahan mo! Uwe! 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 The Upgrade. Kumpara sa mga nauna niyang laban, dito nag-uumpisa na siya lumakas at i-upgrade ang kanyang skills in terms of multi, wordplay, rhyme schemes at iba pa. At mas nakita ko yon sa laban niya kontra kay Chris Delano. Siguradong patay itong si Chris ng 3 skill yon. Crossover, step back, fade away, di ba 3 skill yon? Sabay tatlong bang bang! Sabay tatlong bang 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 lang sa may 3 point line, sigurado nang sa 3 skill yon. Kalaban niya ngayon mala LeBron, kaya ang magkampyon malabong maging OKC si KD. Sabi ko kalaban mo ngayon mala LeBron, kaya ang magkampyon malabong maging OKC si KD. Kasi nga ako yung Nico, galing Gapo, pag-asenso galing Kano, may lahing abno, tinutukso ng bano, palibasa aking talento, tago di makita parang siko ni Jawo, pero sigurado. Ngunit hindi ito sapat sa mga balang pinakawalan ni Chris Delano ng shots fired. Ako'y mala Ferdinand Marcos mag-isip, kaya asa si Nico. Hindi! Ako yung assassin ni Nico reenactment lang to ng dating Aquino! Yeah! Dahilan upang mabigo na naman siya sa kanyang laban. The Comeback. 2016, after ng 2 taong pamamahinga, ay bumalik na nga uli sa pakikipagdigma si Sataniko upang apoyan ang finalist ng Isa Buhay na Prime Romano. Hindi lang ako, lahat kami dito alam namin Nico, malakas ka! Unang laban niya pala ng aspakan, panalo na! Bukod sa wordplay, puro bars pa yung dala. 5-0, boto ng judge. Si Tukel yung tinalo niya. Kapansin-pansin nga din sa kanyang mga galaw at estilo ang pagkakahawig nito sa Caracas ni Lanzetta. Babam, babam, baliktaran! Sa bagay na ikay sanay, babam, babam, baliktaran! Handa ka na pa mamatay? Sige, magpaagapay ka na sa tagapagpaliwanag mo na may ulong pugot. Lantarang supot, huparan ng suot, kaskas pa ng ngipin, lagkas na ang pangil. Paano pa makakakain kung panay na lang gilagit? Hirap ng umuya, nakakandado na panga. Sige, higupin mo itong talo na kasa. Dito pa lang, mapapansin mo na rin na sumusubok talaga si Nico gumawa ng panibagong imahe. Sige, gamit pa! Huling tama niyan! Sa ulo, bang! Mabalik tayo ay sa wakas at naiuwi niya na rin ang inaasam-asam niyang tagumpay kontra sa miyembro ng isang kampo na kinamumuhian niya mismo na 3GS. The 3GS Beef.
After ng laban niya kontra kay Romano, ay naglabas di umano ng diss si Shernan na miyembro rin ng 3GS kontra kay Nico ng Gapo. Mga bato, mga hipokritong gayukto, kumakalas na sa papilyo ang bawat kanduktol. Paano ba naman kasi pinamuluan ang taka? Alam niyo ba kung sino ang tinutukol? Walang iba kundi si Nico na Pano, Nico na Pano, Nico ng Gapo, oo si Nico na Pano. Nakakahiya, tangina mo, dahil sa iyo ay nilalait ang Gapo. Ayon sa naririnig natin, dito nga rin sinalaysay ni Shernan ang pangungulata niya kay Lanzetta na matalik na kaibigan ni Nico, kung saan tumiklop nga daw na parang balisong si Lanzetta nang hamunin ito ni Shernan. Yung rap mo pampuday parang si Lanzetta ba na? Boto po uwi, suntukan niya! Joke lang! Bata pa ako eh! Ayokoy! Matapakukoy! Nagtanda na ako, pre! Na akong mamaya aabangan at babanatan niyo ako, G! Nagsama na ako ng DSWD! Basta Gapo! Oo, alam ko! Alam ko! Ang angas-angas, takot naman pala! Takot ba kayo doon? Pwes ako, hindi! Alam ko, may mali ako kay Shernan, pero hindi ko yung nurungan. Pero para meron pa siyang extra income, pakisabi na lang na doon kami sa URCC magsuntukan. Fighting Depression. Taong 2016 ay tila isinintabi muna ni Nico ang buhay niya as a battle rapper at piniling magpahinga muna. Isa nga rin daw sa dahilan ng kanyang pagtigil sa rap ay ang muntikan niyang pagkawala sa kanyang sarili at sa iba pang personal problems. Tapos sasabay pa ang sandamakmak na hate comments na bumubungad sa kanya na parang almusal tuwing umaga. Sa madaling salita, si Nico ay naging biktima ng isang uri ng serious mental illness na kung tawagin ay depression. Depression is real! At hindi ito joke! Bukod sa mga laban niya sa Flip Top, ay tila ito na nga ata ang naging pinakamabigat niyang kalaban. Walang iba, kundi ang kanyang sariling demonyo. Ika nga ni Nico ay ligaw na ligaw nga daw siya nung mga panahong to. Pero pinilit niya muling hanapin ang tamang daan papunta sa nawawala niyang sarili sa pamamagitan ng soul searching. 2018, nagsimula nang bumangon muli si Nico at nag-focus sa ibang bagay katulad ng pamilya, paglalaro ng basketball, paggawa ng libro, music at higit sa lahat pagbalik sa kanyang unfinished business kung saan muli niyang itinuloy ang pag-aaral ng psikolohiya sa paaralan ng Mondrian Aura College. Also, isa rin daw sa nakatulong sa kanyang mental health ay ang kanyang madalas na pagyoyoga. The Birth of Akata. Ayon kay Nico ay nabuo si Akata dahil sa mga naimbak niyang emosyon sa kanyang katawan. So I think idinisenyo niya nga talaga ito para salagin ang kanyang mga problema. Marahil hindi na kaya ni Nico ang ilan doon, kaya napilitan siya gumawa ng ibang katauhan sa kanyang katawan. Ayaw na ni Onyx ng rap game, wag nang gambalain pa, nag-aaral siyang mabuti. So say hi! Kaya kata! Sa tingin ko, wala namang multiple personality disorder si Nico. Maybe alter ego lang talaga, dahil ang pagkakaalam ko, hindi mo kontrolado ang pag-switch ng persona kapag may multiple personality disorder ka. At pag alter ego lang naman, mas kontrolado mo yan. Kumbaga, kaya mo magpalit ng persona anytime. Unlike MPD, pasumpong-sumpong yon at kadalasan hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng split personality mo pagkatapos niya sumanib sa'yo o makipag-switch. If interesado ka pa sa mga ganong bagay, I suggest manood ka ng movie na pinamagatang Fight Club. Or pag kay drama naman, dun tayo sa Kill Me, Heal Me, The Mad Psychiatrist. 2020 ay umentrada na nga ang bagong kontrabida ng Flip Top na Animoy Praning na doktor habang nakikipagbaliwan sa kanyang mga pasyente. Sa bagong estilo nga ni Akata ay ipinakita niya ang makabagong way of real talk, at ito ay sa pamamagitan ng psychoanalysis. Ito lang naman ay isang uri ng method of treating mental disorders. Pagkatapos kong pagkatao mo'y gawa ng description based on your every repetitional compulsions, ito'y Akata's depiction sa iyo mismo mental condition na natutunan niya sa pag-aaral ng psikolohiya.
Dito nga ay parang ipapalunok niya sa'yo ang hard to swallow pill, o sa madaling salita ay ang masakit na katotohanan. Ibang iba nga ito sa paraan ng profesional ng pagdadiagnose. Dahil kung ikukumpara mo ito sa ginagawa ni Akata, ay wala itong pakundangan at preno para wasakin at ipamuka sa'yo kung gaano ka kawalang kwentang tao sa mundo. Mabuti pa nga kumuha ka ng lubid at upuan, sarili mo'y talian at relax ka lang dyan. Huwag kang magpapakamatay, pare. Mag-drugs ka na lang. Sa kanyang debut battle sa ospital ng Flip Top ay nakasalamuha niya ang kanyang unang pasyente na si Batang Rebelde. Ako ba ang tangi o ito ay salamin? Nasa loob ako ng TV. Sa akin kayo nakatingin! Ubong Olongga po na MC, pero wala tong skills na tagline ni Easy Meal, pero madali lang siyang gawing laman tiyan. At dun ka lang magiging Easy Meal. Pero... Natalo man siya sa kanyang laban ay makikita mo na wala talaga siyang pake sa resulta nito. In fact, napakaganda pa rin ng kanyang ginawa at napakabago nito sa panlasa ng nakararami. Sa ikalawang battle naman ay dito na pinatunayan ng baliw na psychiatriko ang kanyang mga pwedeng gawin sa kanyang pasyente. Guru ka ngang, hirap sa buhay malamang. Naglalako ka ng magandang bukas na di mo man lang natunghayan. Dila, nagtuturo ka ng daan na di mo man lang napuntahan. Yung mga parents ng estudyante mo, paano pang matutuwa kung bukas makalawa mga anak nila di na makasalita. Laglag na yung panga, mama, si teacher nanunubo ng burat. Kaya ba pati mga bata sa bundok desperado mong inaakyat? Flip that game! Als teacher yan! Pinapasok mga nasa labas ng paaralan, mga walang pang-aral, matatanda, nasa awa, pinapasa na lang. Mula elementarya, nagiging college nang walang kaalam-alam. In short, gumagawa ka ng mga kinabukasan na diretso lang basurahan. Yan ang future ng mga estudyante ni Sir Deo, mga future environmentalist, Pilipinong basurero! Bukod sa makabago niyang persona, ay sadyang kamangha-mangha rin ang kanyang pagtatanghal. From facial expressions pa lamang at actions. Also, bumagay din sa bagong delivery niya ang sulat at estilo niya. Gustong-gusto ko rin kung paano niya inilarawan ang madilim na parte ng pagiging guro ni Sir Deo. Teacher ka pa naman! Na nagresulta sa score na 5-0 na pumabor sa kanya. Cyberfax muna tayo. Alam nyo ba na ang pangalang AKT o Akata ay nangangahulugang Angkorito Kalas Tornilyo? Ang ibig sabihin ng Angkorito ay isang ermitanyo. Ang ermitanyo ay isang taong asetiko o lalaking naninirahan mag-isa. Parang si Tatalino ng Bubble Gang. At ang letrang K at T naman ay nangangahulugang Kalas Tornilyo. Sa madaling salita, insane o baliw. 2021 ay sinubukan niya rin i-decipher ang tinatagong baho ng payaso na si Master Fit. Lahat ginawa na para kumita, kaso sobra-sobra gumastos. Walang financial literacy, kaya sumabay na lang sa agos. Tatak Pinoy mentality, taong basta lamang makaraos. Oo, ako'y 100% proud bilang abnoy. Habang ito'y nagmula sa mga sintusintong tukoy, mga ninunukoy na adiskubre ng apoy, mga ninunumoy na natili na unggoy. Good morning, Flip Top. I am dreaming right now. Excuse this motherfucking Inglesyerong pulube. Pwes, ako ngayon sinube at sasampalin ko tong isang baliw na gustong maging ube. Dave! Balita ko pa, tagagawa ka daw ng jingle kapag may halalan. That means yung pinagsisilbihan mga taong mismong dahilan ng iyong kahirapan. And Akata Show will be right back right after this commercial break. Natalo man siya muli sa kanyang laban, eh hindi pa rin nagpapapigil sa pagwawala ang baliw na psychiatriko na si Akata. Ngunit sa laban na ito ay itinurok sa kanya ni Enigma ang isang lason na may 13 kaanyuan na si Poison 13 upang mapigilan ang kanyang mga balak.
Sa unang dalawang round ay niresetahan agad ni Akata ng kanyang gamot na kung tawagin ay katotohanang kay hirap lunukin. Ganun pa man ay naglabas na rin ng lason si Poison pangontra sa antidote na pilit sinasalaksak sa kanya ni Akata. Ikaw ay squatting na naghahangad ng libreng therapy session! So let's begin! The Cybering pagkataon nito si Ginoong Marco Lacson. Since birth, ikay ganap nang ang kawawa. Galit sa earth pagkat maraming dinamit na pangangailangan. Iniwan ka ng iyong papa nang di mo man lang alam kanyang ngalan. Sabay mangmang iyong mama kaya nasadlak kayo sa kahirapan. Did you just say na arkitekto yung papa? Paano mo naman yun nalaman kung hindi mo nga siya nakilala? Now you all know why ba't naging Moko Jean at mimicry kanyang style? That's identity crisis mga bay pagkat wala nga siyang matinong father figure! Good evening! Is this flip top for real? Am I fucking dreaming? Am I here for a battle? Then who's this stupid looking human being? Seriously, Arik, who's this bobo na sa hapon nag-good morning? 3GS? Third generation supremacy? The more, the merrier! Kaya kung sino-sinong baguang tulongges ang tinatarget niyong prospect, yung mga loser na tanging goal ay mag-dominate sa mga contest. Akata versus Flip Top. Kung usapan lang ng patapangan ay malamang sa malamang unang datapo sa isip natin ay sina price tag, batas at aklas. Ngunit ibang klase ng tapang nga din ang ipinakita ni Akata dito sa pagsapit ng round 3 nang subukan niyang asintahin mismo sa sentido ang presidente mismo ng liga. Katanigma, ikaw na lang iniisip kong patayin. Pero iniisip ko... Tangina! Huwag niyo kasisihin yung 3GS, bakit mukhang tanga na yung liga? Tangina! Wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at fuck you pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Tingnan mo nga kanilang ginagawa! Mga influencer na walang alam, nagpapakalat ng kamangmangan. Nakakalungkot naman yung buhay mo! Shit! Hindi, joke lang, wala akong pakialam sa totoong buhay mo. Good morning, Flip Top! Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. But every time I see these stupid MCs, hindi ako makarelate. Flip Top, kadiri kayo! And there's so much evidence to support. I feel disgusted every time I'm watching this game. You are the reason why being a Filipino is nothing but a shame. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. Inaabuso ng lantaran iyong kamangmangan. Aabutan ng ilang libo para sa trabaho isang buwan. Araw-araw mong kaisipan, buhay ng iba ang siyang laman. Iniisip mo ng isang buwan? O, oh, edi anong napala mo sa kakasilip sa buhay na meron ako? Overtime na daw eh. Ayaw na ni Arik marinig. May masakit pa naman sana akong sasabihin, kaso... Go. Sige, go daw. Mismo si Arik nasaktan. Natalo man si Akata sa laban na ito ay kapansing-pansing habang bumabattle siya hanggang sa voting ng mga judges na tila napakatahimik nga ng buong paligid. At ito ay dahil sa ginawang kababalaghan ni Akata. Ito na nga marahil ang one of the most unforgettable moments sa Flip Top dahil saan ka nga naman nakakita nang natalo na sa laban pero parang panalo pa rin. Dahil dito nga sa laban na ito ay ipinamulat niya rin sa mga tao ang dark side ng buong Flip Top Battle League
Marahil sa iba ay mali ang kanyang mga sinasabi, pero sa isang banda ay hindi mo rin ito pwedeng sabihing mali. Siguro nakadepende na lang talaga yan sa individual na point of view. Ganun pa man, ang magiting na mandirigma na si Akata ay sign out na sa Flip Top. Siguro dahil alam niya na hindi na siya tatanggapin ni Enigma. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Bago matapos ang video na ito, ay gagawa lang ako ng quick comparison ni Nico at Akata. Para sa akin lang naman, si Nico ay magaling din naman, pero hindi bagay sa kanya yung forma, astahan at estilo niya sa kanyang ginagawa. Talagang cringy. Kaya siguro, nababansagan siyang bano at wannabe. Kay Akata naman, grabe, lahat bumagay. Pormahan na walang pake, paghaba ng buhok ng kalungkutan, delivery, actions, style, what more can I say? Akata is the best medicine. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, i-like mo na ito at huwag kalimutang uminom ng gamot. Ay este, mag-subscribe pala sa aking YouTube channel.